12 pagkain ng tao na maibigay mo sa iyong aso. Bukod sa pagbibigay ng proteksyon at seguridad, ang presensya ng aso sa buhay ay nag-aalok ng pakiramdam ng pakikisama. Kapag sila ay nagugutom, ano ang ibibigay mo sa kanila? Kapag nagluluto o kumakain sa hapag, halatang titingala sa iyo ang paborito mong alaga. Maaaring mahirap labanan ang hitsura na iyon, at maaari kang mapilitan ba ihulog ang isang piraso ng anumang pagkain na iyong niluluto o kinakain. Ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit na ang mga aso ay nag-metabolize ng mga pagkain sa iba't ibang paraan kumpara sa tao. Kailangan mo rin tandaan na ang mga pagkain kinakain mo ay naglalaman ng ilang additives at iba pang sangkap na hindi mabuti para sa iyong aso. Dagdag pa, ang pagkain ng labis sa mga pagkain ng tao ay maaaring humantong sa labis na katabaan ng iyong aso. Ito ang mga pagkain maibibigay mo sa iyong aso. Number 1, carrot. Ang carrot ay isang masustansyang gulay hilaw man o luto, perpektong makakain ng mga carrot ang iyong aso. Ginagawa nitong masustansyang pagkain ang mga carrot na mapagpipilian ng iyong aso, upang maiwasang mabulunan ang iyong aso, makakatulong ito sa pagputol ng mga carrot sa mga piraso ng kagat. Number 2, peanut butter. Tulad ng mga tao, ang mga aso ay nangangailangan din ng patuloy na supply ng protina. Sa makatuwid, kailangan mong limitahan ang paggamit nito. Bukod pa rito, ang ilang brand ng peanut butter ay maaaring maglaman ng mga karagdagang sangkap tulad ng asin, iminumungkahi ng pananaliksik na ang pagpapakain sa iyong aso ng simpleng unsalted na mani ay maaaring mabawasan ang panganib nitong magkaroon ng malalang sakit. Pangtatlo, itlog. Tulad ng mga tao, ang mga aso ay nangangailangan din ng patuloy na supply ng protina. Maaari nitong bigyan ang iyong aso ng nilutong itlog dahil ligtas sila at puno ng sustansya na kailangan ng aso. Ang mga bitamina, mineral at protina ay ilan sa mga sustansyang ito. Sinasabi rin na ang mga itlog ay maaaring makatulong na mabawasan ang pagduduwal sa mga aso. Gayunman, walang katibayan upang suportahan ang mga claim na ito. Kapansin-pansin, iwasan ang pagbibigay sa mga canine ng hilaw na itlog. Totoo na ang mga aso ay hindi maaring magkasakit mula sa pagkain ng mga hilaw na itlog, ngunit ang ilang mga bakterya, tulad ng salmonella, ay zoonotic at maaaring kumalat mula sa aso patungo sa tao. Number 4, salmon. Ang salmon ay ligtas at malusog para sa iyong mga aso, siguraduhin lamang na maayos mong niluto ito, at alisin ang lahat ng buto. Pinakikita ng mga pag-aaral na ang salmon ay isang mahusay na pinagmumula ng omega-3, fatty acids, na maaring makatulong na mabawasan ang panganib ng pamamaga at mapabuti ang kalusugan ng balat at balahibo ng iyong aso. Ang salmon ay ligtas at malusog para sa iyong mga aso, siguraduhin lamang na maayos mong niluto ito, at alisin ang lahat ng buto. Ang pagpapakain sa iyong aso ng hilaw na salmon ay maaaring humantong sa isang nakamamatay na parasitic infection na tinatawag na salmon poisoning disease. Ipinakikita ng mga pag-aaral na ang salmon ay isang mahusay na pinagmumula ng omega-3, fatty acids, na maaaring makatulong na mabawasan ang panganib ng pamamaga at mapabuti ang kalusugan ng balat at balahibo ng iyong aso. Number 5, blueberries. Ang mga blueberry ay naglalaman ng mga kapaki-pakinabang na sustansya, kabilang ang hibla, bitamina, at mineral na lahat ay maaaring mapabuti ang kalusugan ng iyong aso. Panghuli, ang mga ito ay mababa sa calories, gumagawa sila ng isang perpektong merienda para sa iyong aso. Pang-anim, popcorn. Ang mga popcorn ay isang malusog na pagkain para sa iyong aso, ngunit kung wala silang mga karagdagang sangkap. Sa karamihan ng mga kaso, ang mga popcorn ay naglalaman ng idinagdag na asin, na maaring seryosong makapagpalubha sa kalusugan ng iyong aso kung kumain ng labis. Ang mantikilya at mantika ay mga karagdagang sangkap din sa mga popcorn, at ang labis na pagkonsumo ay maaaring humantong sa pancreatitis sa iyong mga aso. Gayun din, siguraduhin na ang mga popcorn ay ganap na nakapop, pipigilan ito ang mga ito na hindi makaalis sa mga ngipin ng iyong aso o mabulunan sila. Pang-pito, pinya. Maaari mo ring bigyan ang iyong aso ng sariwang pinya.
Ito rin ay perpekto at ligtas na merienda para sa mga aso dahil ito ay mataas sa fiber, bitamina, at mineral. Tandaan na ang pagpapakain sa iyong aso ng sobrang pinya ay maaaring humantong sa pagduduwal at pagtatae. Sa makatuwid, ibigay lamang ito sa maliit na halaga sa isang pagkakataon. Pang-8, pakwan. Ang pagpapakain sa iyong aso ng pakwan ay ligtas at malusog para sa kanya. Laging tandaan na alisin ang balat at mga buto nito. Pinapalagay na ang balat at buto ng pakwan ay maaaring magdulot ng mga problema sa pagtunaw sa iyong paboritong aso at maaari ring mabulunan ang mga ito. Ang pakwan ay nagbibigay ng mga kapaki-pakinabang na sustansya tulad ng vitamina A at vitamina C at mababa rin sa calories. Ika-9, tinapay. Paminsan-minsan maaari mong pakainin ang iyong aso ng buong puting tinapay. Palaging tiyakin na ang tinapay na ibibigay mo sa iyong aso ay walang mga karagdagang sangkap tulad ng passas na maaaring magdulot ng allergy at makapinsala sa iyong aso. Tulad ng ibang pagkain, ang tinapay ay mabuti para sa iyong aso sa maliit na halaga dahil mataas ang mga ito sa calories na maaaring humantong sa pagtaas ng timbang ng iyong aso. Pang-10, manok. Ang lutong manok ay isang masustansya at malusog na pagkain para sa iyong aso. Karamihan sa mga pagkain ng aso ay naglalaman ng manok bilang isang sangkap, dahil ito ay puno ng protina na kapaki-pakinabang para sa kalusugan ng iyong aso. Ang manok ng mag-isa ay perpekto para sa iyong aso, ngunit maaari itong ihalo sa iba pang malusog na pagkain. Habang ang mga miyembro ng Akinde malapamilyang bumagsak na buto ang pagkain, pagpapakain ng mga aso and bony chicken ay maaaring magdulot and panganib na mabulunan at pinsala sa digestive tract. Palaging tanggalin ang manok sa buto bago ito ibigay sa mga aso. Bukod pa rito, upang maiwasan ang iyong panganib na magkaroon ng impeksyon, makatutulong ito upang maiwasan ang pagpapakain ng hilaw na manok sa iyong aso. Pang-11, kamote. Ang kamote sa katamtamang dami ay mabuti at ligtas para sa iyong mga aso. Ang vitamina A na matatagpuan sa kamote ay maaaring mapabuti ang immune system at kalusugan ng mata ng iyong aso. Madali ring matutunaw ng mga aso ang kamote, ang sobrang pagkonsumo ng vitamina A ay maaaring magpahina sa mga buto ng iyong aso at humantong sa iba pang mga problema sa buto. Kaya mahalaga na limitahan ang kanyang paggamit ng kamote. Ika-12, baboy. Ang baboy ay isang ligtas at maluspring na pagkain para sa iyong aso. Siguraduhin na ang baboy ay palaging walang panimplang pampalasa at sars. Pareho sa ilan pang mga pagkaing karne, iwasang pakainin ang iyong aso ng hilaw o kulang sa luto na baboy. Binabawasan ito ang panganib ng impeksyon sa bakterya. Kailangan mo ring iwasan ang pagbibigay sa kanya ng ham o bacon, dahil ang mga ito ay lubos na inaasinan. Konklusyon, ang kalusugan ng iyong aso ay kasing halaga ng iyong kalusugan, at ang kanyang dieta ay may mahalagang papel sa kontekstong ito. Gayunpaman, ang pagluluto ng mga ito ng maayos at pag-alis ng mga buto ay ginagawang ligtas para sa aso. Ang iba pang mga pagkain tulad ng tinapay, popcorn, at peanut butter ay ligtas at malusog para sa iyong aso. Sana po patuloy ninyong susubaybayan ang ilang mga kaalaman tungkol sa mga alaga ninyong aso. Nais ko po muling magpasalamat sa mga sumusunod. Team Palangga. Tuesday Group. Team Warriors. Apo ni YT.